Amazing day, kaibigan! This is Coach Ro, and welcome to Discover Your Amazing Thing in Life Today. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa how to be likable and lovable in 30 seconds. Wow! Once again, ang ating pag-uusapan ngayon, ang ating life coaching series ngayon ay tinatawag na how to be likable and lovable in 30 seconds. Kakaiba, no? This is for you, kaibigan, madlang people. Kasi ang ating pag-usapan ay napaka down to earth, makaka-relate kayo. So much talaga. So imagine, kung may natatandaan kayo in the past, o baka recently lang, every time pag may nakakalibili kong tao, meron kang nami-meet na tao, what if pag may sinasabi sa'yo na tumataba ka ata, ang pangit naman ng head mo, ang loosyang mo naman, o ano ba yan, para kang wala sa uso, o anong nangyari sa'yo, ba't parang pumapayat ka, naghihirap ka ba? Sounds familiar? So kung makikita mo, no, anong mararamdaman mo kung nakakarinig ka sa mga taong ganito? Simula pa lang sa araw mo ay bisit ka na, na parang, alam mo yon, nakaka-downgrade, nakaka-depress, nakaka-inis lang talaga. Every time na may nakakausap ka mga tao at yun ang bungad sa'yo, una-una pa lang. No? How do you feel? Diba, ang hirap? Diba, parang sa susunod, iwasan ko na yung taong ito. Yung marahil siguro ang iyong mga iniisip. Kasi katulad ko rin, no? No? Kasi nung bata ako ay sabi ko nga sa inyo, hindi po nga ako mukhang tao dati. marami na akong mga bully, no? Pambubuli, masal sa mga verbal words, no? Na halimbawa, magsisimba kami at kasama ko, family ko. Tapos yung mga tao sasabihin sa akin, Rodel, anak ka ba sa labas? Hindi mo kasi kamukha yung mga magulang mo at kapatid mo eh. Akalain mo? Di ba? Kumbaga parang netcha pera and at the same time nandun yung ang sakit talaga, di ba? So, kung dadamdam yung masakit talaga. So, hindi lang yun, di ba? Pag may nakitang di mangin sa'yo, ba't ang pangit tatanong suot mo? Ba't parang ang pangit ng hairdo mo? Buhay pa ba yung nagpagupit yung buhay pa ba yung barbero mo? Yung mga ganun halimbawa, no? So, nakakainis lang, no? So anytime kapag siguro nakakamit ka, namimit mo uli sila eh, marahil ay iwasan mo na lang sila. Sounds familiar? So ang pag-usapan natin ngayon, no, is how to be likable and lovable in 30 seconds. So ito na ang tamang panahon para ma-create natin tinatawag na you train our mind to see the good in everything and we train our mind to see the good in every situation. So ano ba yung tinatawag na 30 seconds rule para maging lovable and likable tayo sa mga tao? Take note, no? Hindi ito isang pambobola. Hindi ito isang paraan para lang ma-appreciate ka ng tao. Hindi. This is all about you. Kung ito ay gagawin mo, magiging habit mo to, no? Ma-exercise mo itong tinatawag na yung 30 second rule ay mag-iiba yung pananaw mo, mag-iiba yung kalooban mo at yung mga sinasabi mo, it's full of conviction. At mararamdaman ng tao kung paano ka kasincere, kung paano ka magsalita ng totoong-totoong tao talaga. Handa na kayo? Yes! Kasi after this video natin, no, sa mga magko-comment mamaya, after this video, may sasabihin akong isang word, no, isang keyword na kapag nag-comment kayo ay bibigyan ko kayo ng e-book nito, no? E-book nito na and audiobook nito na it talks about the 30 second rule. Grabe. So this is all about learning, no? Learning experience and at the same time ito yung magiging breakthrough mo. Sabi nga natin, no, yung mga simple and yet powerful na mga nangyari sa buhay natin ay maging aware lang tayo, maging present lang tayo and that will make you feel good at ganun sa mga tao. All right? So what is yung 30 second rule? Simple lang po. Anytime, every time may ma-meet kang isang tao, alright? Ang laging nasa isip mo, within 30 seconds, dapat may masabi ka sa kanyang maganda. Titignan mo siya mula ulo hanggang paa. Titignan mo yung magandang
ano, yung maganda sa kanya. Or pag kapag may ginawa siya halimbawa sa iyo na isang kabutihan, i-appreciate mo siya. Sabi mo, uy, thank you nga pala sa support mo kahapon na. Uy, salamat nga pala sa ganito ha. At ganyan din, uy, grabe, ang ganda ng hair mo ha. So, nating sincerity, no? Physical feature o kaya yung mga ginawa sa iyo, mga recognitions, i-recognize mo, kailangan ma- kasi we all need appreciation, ladies and gentlemen, madlang people. We all need to be appreciated. Kung isa ikaw yung isang tao na bigay lang ng bigay, somehow yung taong yun, kailangan din naman, kailangan na ma-appreciate din. We all need to be appreciated in a simple way. Hindi yung tipong sabi na lang na parang hindi na mararamdaman. I love you, pero hindi naman nararamdaman. Gets nyo? So it's better to say, no, na maging honest ka. No, makita mo yung isang positive, no? Isang magandang feature niya, doon mo sasabihin, oh, grabe, ang ganda ng suit mo ngayon, na tama sa, alam mo yun? At, kumbaga, you're looking great, looking healthy, ah. Ano ba sikreto mo? So, alam mo yun, kapag na nakusap mo isang taong gano'n at naramdaman niya, grabe, magiging result yun. Alam mo yun? Mabe-bless siya kasi you are a blessing magnet para sa kanya. Magiging maayos yung panalta niya, yung paglalakad niya, kasi makikita mo dun kapag isang tao ay down na down, puro negative na, kita mo paano yung lakad niya, paano yung salta niya, yung loser mindset. So ikaw, no, ikaw ang magiging dahilan para maging winner ang isang tao. Kasi para sa'yo, kinreate mo tong lifestyle na to na magiging 30 seconds rule mo. Okay, do it for 21 days every day. You bless people. Ganun din sa hindi mo naman siya makita in physical feature. Ganun sa messenger o magko-comment ka sa Facebook, no? Huwag mo nang i-bash. I-bash mo siya ng maganda. Say positive, no? Kasi marami nang hindi magagandang naririnig tayo. Almost 99.99% karamihan yung negative. Eh. So, ikaw na sana yung 0.1, no? 0.1%, no? Obviously, 1% na negative, na positive people na kumbaga, you're making the world happier, no? And at the same time, magsisimula sa iyo yung pagbabago. So, in 30 seconds na yun, within 30 seconds, kailangan may babanggit ka ng maganda sa taong ito. Kailangan may babanggit ka, makreate ka something na para sa kanya, na kasi kapag sinabi mo yun, that will make you feel good. Kung galing sa puso mo, right? Hindi yung tipong lagi ikaw na lang yung napapansin, ikaw na lang yung napapansin. This is the right time for you to create something na, hello, it is you who can make a difference, no? Ikaw ang responsable sa pagiging successful mo in all areas of your life. Kasi it is your birthright. I am saying once again, it is your birthright to be totally free, healthy, wealthy in all areas of your life, maging peaceful ka. At yung 30 seconds rule natin will make a greater impact sa buhay mo mas lalo, because you deserve peace in your heart, in your place, in your titawag natin, yung sa mundo mo. You create that possibilities, you create that atmosphere, and you create that space. The word space, no? Kailangan magkaroon ka ng space of loving, magkaroon ka ng space of being grateful. Kung ano man nangyari ngayon sa crisis na to, sabi nga natin, we can train our mind to see the good in every situation. It's okay to fail, it's okay to feel down, but rest assured, no? We can create ourselves. You have greatness within you, no? Wala nang blaming, you don't have to blame others. Kasi yung blaming others is hindi ka maging successful doon. You have to stop blaming, you have to stop making excuses, and you have to stop complaining. So this 30 second rule will turn your life, no? You will be likable, lovable, and you will win friends. Promise. Kasi once in a while, no, nung bata ako, binay ko nga yung ganun eh. Sabi ng tatay ko, disgrasya ako, wala ako sa plano, kaya yung mukha ko, dati hindi ako tao, ngayon mukha na akong cute. mukha na akong guwapo, cute, right? Look at my nipple. You see? So it all takes a matter of you are great, no? May plano sa iyo si Lord ngayon, kausapin mo siya and magkaroon ka ng personal relationship. Kasi kung ano lumalabas sa pusa, sa bibig mo, ayun yung heart mo, no? So you bless the world, you bless the people, you become a blessing magnet today, become likable and lovable within 30 seconds. So ang ating keyword ngayon is 30 seconds. So for those na magko-comment 30 seconds, okay,
mananalo ka ng ating amazing ebook and audiobook about this principle. So something is going to happen to you, kaibigan. Ang kailangan mo lang ay iyong paniwalaan. You have greatness within you and you can make a difference and you create possibilities every day. So this coach show, Amazing Grace, and see you sa next videos natin. Grabe ang impact natin, and praise God. God is good all the time. Amen.